tayo na sa mag-umpisa. So may mga tanim ako dito sa pot. So may mga flower ako ditong tanim. Ayan, mga croutons yan. Tawag sa amin is croutons. So ito, at saka ito, bagong tanim ko lang yan. May empty pot ako dito. Di ko alam kung anong tatanim ko dyan. Nag-iisip pa ako kung gulay ba itatanim ko yung flower. And then, mayroon ako ditong tomato in a pot. So, may mga tomato din ako dun sa garden ko, kaya lang ibang klase ito na tomato. And then, ito naman ang aking lampunaya. So, pinutol ko yung aking tanim dun sa harapan ng bahay kasi nga matangkad na, kaya pinutol ko siya at saka tinanim sa pot para pamigay ko sa mga friend ko sa mga gustong magtanim. So, tara dito sa aking bed garden. So, itong aking bed garden, alabati naman dito at saka kamote. Mayroon ako dito mga ilan-ilan na tomato at saka eggplant. Kaya lang, mas natalo sila ng ano, ng kamote at saka alabati, natatakpan na sila. At saka yung aking tomato, kung makikita nyo guys, hindi maganda yung tubo. Yung mga dahon, parang nag-wrinkled siya. Baka nawala na siya ng mga nutrients kasi nga nakuha lahat ng aking alabati at saka yung kamote. Tingnan nyo guys, ang taba-taba niya, green na green yung dahon. Nilagyan ko ito ng round wire para doon sila gagapang. Kaya lang, lumalagpas pa din. Kaya, ayun na oh, ang haba na ng, ano, ng talbos. And then, meron din ako dito ang bell pepper green. So, ayan. Isang puno lang yan. Pero, tingnan nyo ang dami niyang bunga. Ang sarap sa pakiramdam na may mga tanim ka. And then, pagka gusto mo mag-ulam o gusto mo mag-ulay, lalabas ka lang ng bahay mo. At saka, mami ka, sariwang-sariwa pa. So, ito na aking talong na ano na siya ng talbos na takpan. Tara dito na side. So, dito naman, may tanim ako dito ang tanglad. So, last year pa to. Maganda magtanim ng tanglad kasi hindi siya maselan. Bumabalik din siya ng winter, nag-ano rin siya, nag-medyo yellowish yung dahon. Kaya lang, hindi talaga totally namatay. So, ito yung isa, binigay ito ng aking friend, tinanim ko siya dyan. Pagka mga pansarili lang kayang-kaya, hindi mo na kailangan bumili. Oh, diba? Makatipid na ako. So, ito naman ang aking sitaw. Yung sitaw ko is dalawang klase, yung red at saka yung green. Ito, pinag-ano ko sila, pinagsama ko sila dito na side, namumulaklak na at saka may mga bunga. Oh, ang dami. Pandak niya, pero namumunga na siya agad. Ito yung kagandahan kasi, diba yung sitaw, matangkad, yung gumagapang. Yung sa akin naman kasi, wala naman kasi silang gapangan. Kaya siguro, habang pandak, namumunga na. Hanggang doon yan sa dulo. Bawat poste na yan, tinaniman ko siya ng sitaw. Ayan, oh, dami niyang bunga. Salit-salitan yan, mayroong green, mayroong red. So, ang yan. Actually, alternate din ito, nilagyan ko din ng okra sa pagitan ng aking mga sitaw. Ang dami nilang bunga, oh, ang hahaba pa yan. Naharvest ko na yung iba niyan. So, ito. Hanggang doon yan sa dulo. So, kung pansariling gulay lang, kayang-kaya, hindi na naman kailangan bumili. Ito, matanda na nga to. Bala ko talaga yan tatanggalin after ko mag-tour dito sa aking backyard para hindi, para mapakinabangan siya, I mean. So, ito yung okra, ang liliit pa nila. Ito, oh, ang pandak, pero kung mapapansin nyo, ayan, na po, ano siya ng bunga, ang dami niyang bunga. So, hanggang dito. Ito naman ang aking malunggay. Ewan ko, ang kalit-liit niyan. May dahon na yan. Kinain ng uod. Baata kumain yan. Kaya, parang tungaw na lang siya kalaki. Ang bagal niyang lumaki. Kasabayan yan ng aking okra at saka sitaw. Pero yung sitaw ko, napakinabangan na. Pero siya, kalit-liit pa din. So, ayan. Ang sarap mag-ano guys, magtingin-tingin ng mga tinanim nyo na namumunga. Parang feeling mo worth it yung pagod na sa araw-araw mong pagdidilig pagka walang ulan. At saka kahit pagod ka talagang minsan dinadamuhan sila, inaalagaan sila. And then pag makita mo na silang namumunga, parang worth it talaga, hindi mo naramdam yung pagod. So ito, ang dami niyang bulaklak. Ang kagandahan kasi sa sitaw, habang namumunga, patuloy pa rin yung pagbubulaklak niya. Kaya parang hindi ka nauubusan. So, ito malunggay din ito. Parang isang dangaw lang kalaki niyan. Ewan ko ba kung ano yung dapat gawin para tumaba siya kahit nilagyan ko minsan yan ng pataba. So, ito ang dami niya. Pwedeng-pwede na itong gulayin lahat. Yan. O, diba? Talagang sinadya ko yan. Alternate red at saka yung green ang aking sitaw dito. Alternate. Yan. Parang gumagapang na nga lang siya sa lupa pero ang sipag pa rin niya mamunga. So, ito. Okra din yun siya. Kaliit din. Next time, itanim ko yun siya sa bed garden para lumaki sila. Kasi last year, alam nyo guys, yung okra ko last year, mas matangkad pa sa akin. Kasi nilagay ko talaga siya sa bed garden. Pero this time, nilagay ko lang siya sa pot and then binaon sa lupa. Kaya siguro parang walang space yung ugat nila. Kaya hindi sila tumangkad. So, diba, hanggang doon yan sa dulo. Ito, ito yung malunggay ko na medyo lumaki. Kaya lang, hanggang dyan lang siya ata. Hindi na lumagpas sa bakod. Kaya parang nakakadismaya mag-alaga ng malunggay. So, dito naman tayo sa aking one of my garden. Ako lang ito talaga yung gumawa, guys. So, yung tanim ko dito is ang palaya, tomato, at saka yung talong.
So ayan, walang tigil na rin yung pamumulaklak ng aking ampalaya at saka yung tomato. Ayan, malalaki na sila. Oh. Actually, ng aking ampalaya, naka-harvest na ako dyan. First cropping. First cropping, parang ano lang eh, no? Parang palayan. So yung aking talong, namumulaklak na din. Ayan, namumulaklak. Mayroon na akong nakitang maliit na bunga. Ito, ayan, malapit na rin sila mapapakinabangan yan. Ilang linggo lang ma-harvest ko na rin yun siya. Ika nga, pag may tinanim, may aanihin. Kaya soon, mag-aani na lang ako ng aking mga tinanim. Alam nyo guys, mahal kasi pag bumili dito ng mga Asian vegetables. Bira ka rin makakita ng mga Asian vegetables. Kaya pagka-summer talaga, kung kaya ng aking time, magtatanim talaga ako kaysa bibili. At least, kung may tanim ka, by next year, pwede ka na rin mag-save ng mga seedlings para may itatanim ka ulit. Actually, itong ampalaya ko guys, last year pa ito. Yung ginawa ko, nagtira ako ng ampalaya, yung papahinugin ko siya sa puno para makasave ako ng seeds. Kaya, hindi na ako bumili this year ng seeds ng aking ampalaya. Tinanim ko na lang. And then, may mga binigay pa nga akong seeds sa aking friends. Kaya, ito namumulaklak na siya. Dami niyang bulaklak. At saka, ito yung bunga niya. Ayan. Fresh na fresh, guys. Kung gusto mo magluto ng ampalaya, edi hindi mo na kailangan tumakbo sa store. Magpipitas ka na lang dito ng sarili mong tanim. O, diba? Actually, guys, alam niyo ba na yung dahon ng ampalaya ay napapakinabangan din? Masarap ito sa munggo. So, pagka mula na itong bunga, harvest ko din yung mga dahon para igugulay ko. Masustansya yun. So, ang aking tomato, tingnan niyo ang laki ng bunga. Ayan. Dami na rin bunga ng aking tomato. Ang dami oh, tabi-tabi ng aking ampalaya. Malalaki na. So, ayan. Hindi naman sabay-sabay na harvest, guys. Kasi pag magluto ka, isa, dalawa, pwede na. Kaya minsan, pagka sobra sa amin, binibigay ko din sa aking friends. Share din natin ang ating blessings. O, oh, diba? So, ayan oh, ang dami niyan. Hindi talaga yan naubusan ng bulaklak. Everyday yan, makikita ko lagi yan may mga flowers. So, dami pa rin yung mga next na mga bunga niya. O, ayan oh. O, diba? Yun lang yung katuwaan ko pagkadating ko galing work. Ayan, mag-ano ako, mag-water ng aking mga vegetables, and then magdamo-damo. Yun yung pampalipas oras ko. Kahit pagod ka, pag makita mo sila, nawawala yung pagod. Kasi nga, worth it ba? Parang priceless talaga na namumunga sila. Parang nakakatuwa. So, ito naman yung aking mga kangkong. Ewan ko, hindi na yun lumalaki. Dilig ako ng dilig. Nasayang lang yung tubig. Hindi naman yun mapapakinabangan. So, itong aking partner. Habang ako'y nagtutor, siya naman ay nag-grill ang aming ulam for today. So, itong aking onions. Yan, yung isa na yan is garlic. Ewan ko dyan. Hindi naman natin lumalaki yung onions. Lumalaki yung garlic ko. Parang ganyan lang talaga siya forever. So, our ulam for today is grilled chicken. Alright, this is the end of our video. Sana na-enjoy kayo guys sa aking backyard tour. Thank you so much for watching. See you in the next video.